Alright, recording na po tayo. Let's start our discussion. Let me share my screen. Alright. Okay. Alright. Taas po tayo ng kamay kung nakikita na po ang aking PowerPoint presentation. Then, nakikita na po or naririnig na po ba ako ng malinaw at malakas? Alright. Sige po. Let's start our discussion. Our topic for today is all about Lesson 3, Week 2, Second Grading. No? One-to-one functions and inverse functions. Continuation. No? Bali, continuation lang siya ng topic natin last meeting. Ano ba yung topic natin last meeting? Ito po yung Lesson 3, Week 1, Second Grading. Or yung one-to-one functions and inverse functions, no? Bali, last week, tinuruan ko kayo kung paano mag-identify, paano mag-determine ng one-to-one function and not one-to-one function kapag ang given or using diagrams and ordered pairs. Taas tayo kung nare-recall tayo doon. Taas tayo ng kamay. Ayan. Alright. Then, tinuruan ko rin kayo kung paano gumamit ng horizontal line test kapag ang given ay graph. Taas tayo ng kamay kung nare-recall tayo doon. Alright. Then, tinuruan ko rin kayo kung or binigyan ko rin kayo ng mga real-life situations, real-life applications, kung paano or saan natin magagamit si one-to-one function sa totoong buhay. No? Taas tayo ng kamay kung nare-recall tayo doon. Ayan. Then last is the inverse function. Bali, from one-to-one function, tinuruan ko kayo kung paano siya i-convert in inverse function. In four different or four easy steps, no? Ayan. Alright? Our objectives, no? Ayan. Ito po yung dapat nating matutunan, dapat nating malaman, dapat nating maintindihan in our short meeting this afternoon. The students should be able to, number one, represents an inverse function through its table of values and graph, no? Bali, i-re-represent natin yung inverse function through table of values and graph. Yun lang po yung pag-aaralan natin this meeting. Alright, let's start. Representing inverse function through table of values and graphs. Bali, balikan lang natin ng kaunti yung ating tinapik last meeting, no? Yung pag-convert ng one-to-one functions into inverse function. Alright? Example 1, no? Example number 1. Solve the inverse of f of x is equal to x minus 4 over 2. Solve the inverse of f of x is equal to x minus 4 over 2. Kung napapansin nyo, ito ay one-to-one function, no? Ayan. Bali, ginawa natin siyang inverse function, which is f raised to negative 1 of x. Ayan, is equal to 2x plus 4. Ulitin ko. From one-to-one function na f of x is equal to x minus 4 over 2, ginawa natin siyang f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Right? Using our four easy steps, no? Ano ba yung apat na steps na yon? Bali, meron tayong replace f of x by y. Kapag nakita kayo ng f of x, papalitan nyo siya ng y. Then interchange x and y variables. Lahat ng x, papalitan nyo ng y. Then lahat ng y, papalitan nyo ng x. Next is solve y in terms of x. Solve y in terms of x. Then last is replace y by f raised to negative 1 of x or the inverse function notation. Ayan. Taas tayo ng kamay kung nare-recall tayo or nare-review natin itong part na ito. Ayan. Alright. Then, hindi po ito yung ating topic, ha? Ito po yung topic natin, yung nasa right side. Yung nasa upper right and nasa lower right. Meron tayong one-to-one function. Meron tayong one-to-one function. Meron tayong x values na 2, 4, 6, and 8. For example, di ba? Yan po yung mga given values of x. 2,
4, 6, and 8. Then yung 2, 4, 6, and 8 na yon, sila po yung isa substitute natin doon sa ating variable x sa 1-to-1 function, no? Para makakuha tayo ng range, no? Para makakuha tayo ng y values, no? All right. For example, unahin natin itong 2. Yung 2, isa substitute natin doon sa variable x. Bali, from x minus 4, it would be 2 minus 4. 2 minus 4 is equal to, ano ang 2 minus 4? Ano po ang 2 minus 4? 2. 2? Mm-hmm. Ano ba ang malaking sign? Positive o negative? Negative. Kaya ang sagot dyan is negative 2. Then negative 2 divided by 2 is equal to negative 1. Right? Kaya po tayo nagkaroon ng 2 and negative 1. Alright? Taas tayo ng kamay kung nagigets ako dito. Alright. Very good. Next, 4. Yan. 4 naman ang isa substitute natin sa variable x natin, no? From x minus 4, it would be 4 minus 4. 4 minus 4, syempre, ito ay 0. Kapag 0 po, lagi po nating tatandaan, kapag 0 ang nasa taas ng fraction or 0 ang nasa numerator, ang magiging answer, ang magiging result natin dito ay 0. Kaya po tayo nagkaroon ng 4 and 0. Alright? Taas tayo ng kamay kung nagigits ako dito. Ayan. Next, 6. No? 6, i-substitute natin doon sa variable x. Bali, from x minus 4, it would be 6 minus 4. Bali, 6 minus 4 is equal to 2, then divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 1. Kaya po tayo nagkaroon ng 6 and 1. Alright? Taas tayo ng kamay kung nagigets ako dito. Then last part of our table of values in 1-to-1 function is the variable x na 8. No? Bali, 8, i-substitute natin sa ating variable x. Ayan. Bali, from x minus 4, it would be 8 minus 4. Bali, 8 minus 4 is equal to 4. 4 divided by 2 is equal to 2. Right? Okay. Kaya po tayo nagkaroon ng 8 and 2. Right? Taas tayo ng kamay kung nagigets natin yung buong table of values ng 1-to-1 function. Alright. Ayan. And ito na po yung 1-to-1 function. Ito na po yung table of values ng 1-to-1 function. Kung mapapansin ninyo, no, kung mapapansin po ninyo, pag pumunta tayo sa inverse function, lahat ng x values, no, lahat ng x values or domain naging range or y values na siya doon sa inverse function. Lahat naman ng range or y values doon sa 1-to-1 function, no, naging x or naging domain siya doon sa ating inverse function. Kuha natin, taas tayo ng kamay kung kuha natin. Ayan. I-prove natin kung bakit ganun, no. Sir, baka naman niloloko nyo kami kasi hindi naman yan magkaparehas or magkabaliktara. Pakita natin para sure tayo. Meron tayong x or domain na negative 1, 0, 1, and 2. No? Bali, from negative 1, siya yung isa-substitute natin doon sa ating variable x. Bali, 2, x or 2 times negative 1. 2 times negative 1 is equal to negative 2. Negative 2 plus 4 is equal to 2. Kaya po tayo nagkaroon ng negative 1 and 2. Right? Taas tayo ng kamay kung nakakuha natin ito. Yan. Kung makikita nyo, sa 1-to-1 function, meron tayong 2 and negative 1. Sa inverse function, meron tayong negative 1 and 2. Yung x naging y, then yung y naging x. Right? Then ganun din ang mangyayari dito. Yan. Right? 0. I-substitute natin sa ating variable x. Bali, from 2x, magiging 2 times 0. 2 times 0 is equal to 0. 0 plus 4 is equal to 4. Kaya po tayo nagkaroon ng 0 and 4. Right? Taas tayo ng kamay kung nakakuha ako dito.
Ayan. The next one, 1 and 1 is substitute natin sa ating variable x. Bali, from 2x, magiging 2 times 1. 2 times 1 is equal to 2. Then 2 plus 4 is equal to 6. Kaya po tayo nagkaroon ng 1 and 6. Alright? Then last, 2. Yung 2 is substitute natin sa ating variable x. Bali, from 2x, magiging 2 times 2. 2 times 2 is equal to 4. 4 plus 4 is equal to 8. Kaya tayo nagkaroon ng 2 and 8. Alright? Taas tayo ng kamay kung nagigets natin ito, no? Bali, from 1, kanina sa 1-to-1 function, yung 2, 4, 6, and 8 na ating domain or x values, sinubstitute natin doon sa ating 1-to-1 function, no? 1-to-1 function. Then yung x values naman natin doon sa ating inverse function na negative 1, 0, 1, and 2, sinubstitute natin yon doon sa ating inverse function. Alright? Ayan. For the last time, taas tayo ng kamay kung nagigets yung sinasabi ko. Alright. Then last part, ito na po yung last part ng ating pag-aaralan, no? Ayan. Representing inverse function through through table of values, tapos na tayo, no? Bali, through graph naman, no? Kung mapapansin nyo, yung 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, 8 and 2, no? Ayan. Galing po siya dito sa ordered pairs ng 1-to-1 function. Then itong negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, 2 and 8, galing naman siya sa ordered pairs ng inverse of a function or inverse function. Yan. Magagamit niyo po ito or makukuha niyo po ito or malalagay niyo po ito through Desmos calculator or Desmos graphing calculator. Kapag in-input niyo po yung mga ordered pairs doon, kusa nang lalabas yung mga graph doon sa ating Cartesian plane, no? Ito po yung Cartesian plane na tinatawag, no? Ayan. Kapag in-input po natin ito, yung unang mga ordered pairs natin, ito po siya. 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, 8 and 2. Ayan. Bali, kapag pinlot natin sila, then kinonect natin yung mga points, magkakaroon tayo ng isang straight line, no? Isang straight line, right? Then next, negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, 2 and 8. Ayan. Ito naman po siya, no? Negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, and 2 and 8. Bali, kapag pinlot natin yung apat na points, then kinonect natin sila, makakapag-create tayo ng isang straight line ulit. Alright? Bali, paano ba natin maire-represent si inverse function through graph? No? Ayan, ito po siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron akong nilagay dyan na straight line na kulay dilaw sa gitna. Taas tayo ng kamay kung nakikita natin yung straight line sa gitna. Na kulay dilaw. Ayan. Alright. Thank you. Bali, makikita natin dyan na nagkakaroon tayo or nakakapag-create tayo ng reflective object. Parang yung isang line or yung isang graph, no? Ayan. Yung isang graph or yung isang line, para lang siyang nananalamin, no? Ayan. Para lang siyang nananalamin. Nagkakaroon siya or nag-create siya ng reflective object. Kung ano yung galaw ng isa, yun din yung galaw ng isa. Pero magkasaliwa, no? Pwedeng yung isa sa kanan, yung isa sa kaliwa, no? Pwedeng yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. Basta yung dalawang graph ay nagkakaroon ng reflective object or parang nananalamin lang. Alright? Ganun po mag-represent ng inverse function through graph. Alright? Taas tayo ng kamay kung nakuha natin yung topic natin for this day. Nga, patingin nga ako sino mga nagtaas. Ayan. Alright. Thank you po. Pali-stop ko muna yung recording natin.